Comedian Jelson Bay todo pasalamat kay Bossing sa ibinigay na tulong matapos ma-stroke. Walang hanggang pasasalamat kay Bossing Vic Soto, at lahat ng tumulong noong na-stroke ang aktor at komedyante na si Jelson Bay, at nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Dahil inatake siya sa puso at hindi nakapagtrabaho ng mahigit 4 na taon, maraming paghihirap din ang hinarap ng aktor. Sa isang panayam, tinalakay ni Jelson ang pinakamahirap na pakikibakan na naranasan niya matapos ma-stroke noong 2019. Iginiit ng comedic actor na kasama sa dating sitcom ni na Bossing Vic sa defunct GMA7 sitcom na Daddy's Girl, kasama si Nawali Bayola at Maine Mendoza na nagpapagaling pa rin siya. Economically, I'm trying to meet both ends every month. But, I'm always looking to the brighter side, nagpapasalamat na buhay. Kasi sabi nga ng doktor ko, alam mo, pwedeng natulog ka na lang. Yung iba, tulog na lang, wala na. Yun lang yung nakapitan ko, sabi pa ng aktor. Ayon kay Jelson, namimiss ko yung trabaho. Mas nalulungkot ako pag nakikita ko yung mga lumang pelikula ko dati. Ang lakas ko pa dyan, oh, I can move my hands there, sabi ko. Tapos yun nga, yung mga hindi mo na-appreciate, na-appreciate mo ngayon. Yung pagbili ng pandesal, napakalaking kayamanan pala. Yung sabi ko nga dati, bago ako ma-stroke, sabi ko, makarating ako ng Italy, Japan, sabi ko. Ngayon, ang dream ko, gusto ko lang makapunta ng CR nang walang nag-aakay, yung ikaw lang pupunta ng CR. Diba, napakalaking blessing noon. Kasi dati, gusto kong bumili ng caravan, gusto kong bumili ng bahay sa Forbes, yung mga ganon. Pero ngayon, God will show you na, no Jelson, normal ka, mayaman ka na. Ayon kay Jelson, na-stroke siya pagkatapos gawin ang Finding Agnes, ang una niyang lead role sa pelikula kung saan nakasama niya si Sue Ramirez. Kinuna nito sa Morocco at ipinalabas sa Netflix noong November 2019. Yung The Last Day, I think stroke is coming that time. Sakit na eh, alam nila yon. Sabi nga ng production, Sir Jels, kung gusto nyo itigil-tigil natin. Ang nasa isip ko that time, in fairness with my manager, pinai-stop ako. Sabi ni Mommy, shout out, Mommy Rat Raisla. Sabi niya, Helsen, magpahinga ka, kasi na-hospital na ako noong October eh. Magpahinga ka Jelson, kasi nakita ng doktor na may ano ka sa katawan, baka saan ka dalahin yan, aniya pa. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtrabaho, mabigat na yung leg ko at sa kapag lumilingon, masakit na. Naluluha ako sa sakit, hindi na ako comfortable. At saka ano, one line pa lang, yung morning, parang one line pa lang na ano, mabilis ko na makalimutan, hindi ko siya makuha. Sabi ko, something's wrong with my system. Pagpapatuloy pa niya, one morning, it's a beautiful morning, December 6, yung PA ko kasama ko pa. Sabi ko, I feel heavy, my legs, pagkakita ko ng hagdan, parang heavy siya. Malaki ang pasasalamat ni Jelson sa kanyang PA, dahil sinunod niya lahat ng bilin niya sakaling may mangyari sa kanya na hindi maganda. Naligo pa ako, tapos paglabas ko, weird, foggy na yung utak ko. Humiga ako sa kwarto, I think around 8 minutes ako nakatulog na nap. Pagbangon ko, ang weird, di na ako makabangon. Sabi ko, something's wrong. Yun pala hindi ko na ito nagagagalaw yung kamay. Pasok ko doon sa kwarto ng PA ko, Sunny, may nararamdaman ako sa katawan, pag kumalampag yung kwarto, dalhin mo ko sa ospital. Ito yung mga pangalan, lahat ng letter A ko ang taken mo, sabihin mo na may nangyari sa akin. Sharp naman yung PA ko, nagawa niya lahat. Pagkalampag yung kwarto, nakita niya raw ako. Sabi niya, hindi ko naman intindihan yung sinasabi mo sa kayong laway mo, lumalabas na, kwento pa niya. Tumulong din daw sa kanya ang mga kapitbahay para may sugod agad siya sa ospital, buti na lang, God bless me, may nagba-basketball na mga lalaki sa labas. Binuhat ako parang baboy, sinakay ako sa sasakyan ko. Ang natatandaan ko, bago ako mag-shutdown, yung nagdadala sa akin sa ospital, si Bert, Sir, huwag kayong matulog, malapit na tayo. Kasi traffic eh. Sabi ko, bilisan nyo, malapit na rin ako, aniya pa. Sa kabutihang palad na agapan ng mga doktor ang kanyang kondisyon at naoperahan agad siya. Sabi nga ng doktor ko eh, yung utak mo, lumobo na, umuumpog na siya sa brain mo. Kung hindi pa naagapan, wala ka na. At may kasabay ka, mas older lang siya, 70 na siya. Hindi siya nakasurvive. Ikaw, okay kasi bata pa yung katawan mo. You're 40 something. Kaya pasensya ka na, dito ka na binutes. Minadali ko na, butas ito eh,
ani Jelson sabay turo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Jelson kay Bossing Vic sa pagbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Bilang resulta ng kanilang pagtutulungan sa maraming proyekto, naging malapit sila. Pag-amin ni Jelson, yung pera ko wala pa, 30 mil eh. Sabi ko, kung wala talaga si Pareng Vic, wala. Talagang ano, kasi yung operation ko, 250,000 na ah. Boss, if I have a direct contact to you, sasakit ang ulo mo, boss. Salamat, Pareng Vic. Alam ko naman, ikaw ang pinakataya nung maoperahan ako. Kaya ang goal ko ngayon, hindi lang gumaling eh. Huwag din ma-stroke kasi napakayabang naman sasabihin ko na pag nagkapera ako, mabayaran kita. Hindi na talaga. Kaya yun na lang, salamat. Kasi kung wala ka, sabi nga ng nanay ko, lupa ka na, utoy. Lupa na, patawad, kasi 4 years na eh. Magpo-4 na sa December. Salamat boss, hindi ako makakontak kasi wala naman akong way. At saka, respeto rin sa, ako pananaw ko, lahat ng tao may giyera sa buhay. So I'll give it to you boss. I miss you, lalo na yung mga pang-okray mo, tsaka yung mga, may style yon eh. Nang-aano na yung nasiko sa ulo, ay, sorry na tama, aniya pa. Nagpasalamat ang komedyante kay Bossing bukod pa kay Tony Tuviera. Mas kilala sa tawag na Mr. T, na tumulong na sa kanya kahit hindi pa siya na-stroke. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood!